Kumusta po mga kababayan at kapwa ko OFW dito sa ibang bansa? Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Atin na simulan. So, let's go! Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang kasipagan, tiyaga at pagmamalasakit sa kanilang pamilya. Yun nga lang, hindi pa rin nakakaligtas ang ilan sa mga masasamang kaugalian tungkol sa pera. Ang mga kaugalian na ito tungkol sa pera ng mga Pilipino ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating buhay at finances. Kaya sa video na ito, narito ang ilang halimbawa ng mga masasamang ugali tungkol sa pera o yung mga bad money habits na kailangan nating baguhin. At alam ko, paulit-ulit na lang ang naririnig niyo sa akin, pero ano magagawa ko kung paulit-ulit din natin gagawin ang mga pagkakamali ito? Kaya simulan na natin. Una ay kawalan ng ipon. Alam kong sawang-sawa na kayo dito, pero di ako magsasawang magpaulit-ulit na magsabi sa inyo. Maraming dahilan kung bakit maraming Pilipino ang walang ipon o di makapag-ipon dahil na rin sa litang sweldo o pagiging breadwinner sa kanilang pamilya. Pero marami din naman ang kaya mag-ipon, ngunit mas pinipili pa nilang ubusin ang pera nila dahil sa paniniwala na ang pera ay ginawa para gastusin at di naman ito madadala sa langit. Totoo, pero para sa akin, ang pera ay ginawa para gastusin sa mga importanteng bagay saka itatabi ang natitira at bibigyan ito ng trabaho. Marami kasi sa atin ang walang regular na ipon, at tandaan na ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang hakbang tungo sa financial security at kinabukasan. Kaya kahit maliit na halaga, kung ito ay regular na iipunin, ay maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa iyong financial situation. Ang pangalawa ay inuuna ang pakikisama sa iba. Madalas nating gawin ang pakikisama sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kaibigan o kamag-anak kahit hindi naman ito pasok sa ating budget o tugma sa ating financial situation. Ito ay isang unhealthy na kaugalian tungkol sa pera. Marami ang nagpapabaya sa kanilang budget para lang makasabay sa mga kaibigan o kamag-anak sa mga luho at outing. Mas okay na maging honest ka at sabihin na wala kang budget para sa mga ganyan kaysa naman ilubog mo ang sarili mo sa utang para lang makisabay sa kanila. Ang pangatlo ay ang pagtangkilik sa quick fix schemes. Anong ibig kong sabihin dito? Madalas kasi tayo nahihikayat sa mabilisang solusyon sa pera, tulad na lang ng mga lending, investment scams, o yung mga illegal na negosyo. Nagkalat pa naman ngayon sa social media yung mga investment o yung mga negosyo na uupo ka lang daw at kikita ka na. Dahil na rin siguro sa hirap ng buhay ay marami ang nabibiktima nito. Ngunit sa halip na makatulong ay lalo pa ito magbibigay ng stress sa buhay natin. Tulad na lang ng mga napapabalita mga lending scams ngayon na pauutangin ka at babawasan ito ng babawasan ng mga fees at kapag di ka nakabayad ay sobrang harassment ang aabutin mo. Mga kababayan, mag-ingat po tayo dahil ang mga ganitong uri ng scams ay madalas na nagta-take advantage sa weaknesses natin at matinding pangangailangan tungkol sa pera. Tandaan na ang panandali ang solusyon sa pera ay may malaking katumbas na problema. Kaya mabuting pag-aralan muna ng mabuti ang pakikipag-transaksyon at humanap ng mga alternatibong solusyon sa problema sa pera. Ang pang-apat ay walang emergency fund. Isa sa pangunahing bahagi ng maayos sa financial planning ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Ito ay isang fixed amount ng pera na inilalaan natin sa mga hindi inaasang pangyayari, tulad lang ng mga medical expense, pagkawala ng trabaho o natural calamities. Ito ay nagbibigay ng kakayahan na matususan natin ang pangunahin nating pangangailangan sa buhay sa panahon ng emergency. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng emergency fund, ang pamilya natin ay hindi kinakailangang umasa sa utang o mangutang sa mga kaibigan at kamag-anak tuwing may emergency na nagbibigay sa atin ng peace of mind at financial stability.
Marami nagsasabi sa akin na dapat daw 2 to 3 months ang emergency fund na meron ka. Pero lumang paniniwala na ito para sa akin. Dahil na rin sa lesson na itinuro sa atin noong nakaraang pandemic na tumagal ng higit isang taon. Para sa akin, dapat magkaroon ka ng at least 1 year ng emergency fund o higit pa. Ang panglima, di pagkakaroon ng iba pang pinagkukunan ng income. Ang pagkakaroon ng iba't ibang sources ng income ay mahalaga sa buhay ng mga Pilipino sapagkat nagbibigay ito ng financial stability at kakayahan na harapin ang mga pagbabago sa buhay. Sa isang lipunan na puno ng uncertainty, isang araw ay pwedeng mawalan ka ng trabaho o magkasakit at di mo na kaya magtrabaho. Ang pagkakaroon ng dalawa o tatlong sources of income ay nagbibigay sa iyo ng security sa panahon ng krisis o sa pagkakaroon ng problema sa isang pinagkukunan pa ng kita. Ito rin ay nagbibigay na opportunity para mapalago ang kabuhayan, mag-invest at magkaroon ng financial freedom. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang sources of income, ang mga Pilipino ay mas magiging handa at malalagay sa mas magandang kalagayan sa kanilang buhay. Ang pang-anim, ang pag-aaksaya tuwing may okasyon. Tuwing may okasyon, di magpapatalo ang mga Pinoy. Talagang handang ubusin kung anong ipon ang meron sila para lang mga paghanda tuwing birthday, binyag, kasal, Pasko, at kung ano okasyon pa ang meron sila na gusto nilang i-celebrate. Kahit umutang pa, basta huwag lang mapahiya sa mga bisitang darating. Sure, sasabihin niyo sa akin na minsan lang naman ito, ngunit kadalasan ay nakafocus lang sila sa iisang araw bilang importante sa kanila na di iniisip ang mga bukas pang darating. Maghanda lang ng tama at kung ano lang ang pasok sa budget mo. Kung talagang importante ang okasyon na parating, paghanda nito mabuti financially. Umiwas ng umutang para lang makapaghanda. Dahil baka yung inutang mo ngayong Pasko ay di mo pa tapos bayaran sa susunod na Pasko. Ang pangpito ay kawalan ng financial literacy. Ang financial literacy ay mahalaga para sa mga Pilipino dahil ito ay nagbibigay ng kakayahan na magplano, magbudget at magtagumpay sa kanilang financial aspect ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kaalaman sa tamang paghawak ng pera at pag-iipon ay makakaiwas tayo sa mga scam, magkakaroon tayo ng kakayahan na mag-invest sa pag-aari ng bahay o magnegosyo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng financial security sa panahon ng mga krisis at nagbibigay daan para sa mas maayos na pamumuhay. Bilang isang bansa na mataas ang antas ng kahirapan at kawalan ng kasiguraduhan sa kinabukasan, ang financial literacy ay isang mahalagang hakbang para sa mas matagumpay at mas secure na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang pang-8, walang insurance. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Maraming Pinoy kasi ang kukuha pa lang na insurance kung kailan may sakit na sila o kailangan na nila ito. Ang insurance ay may malaking importansya sa buhay ng mga Pilipino sapagkat ito ay nagbibigay ng additional security sa mga hindi inaasang pangyayari tulad ng sakuna, medical expense at pagkawala ng ari-arian. Ito rin ay nagbibigay ng peace of mind sa mga Pilipino na kahit may di magandang mangyari sa iyo, ay may pera ka pa rin maiiwanan sa mga mahal mo sa buhay. Ang pang-9, pagpili sa tamang partner o asawa. Sabi nga nila, ang magiging asawa mo ay pwedeng maging asset mo o liability mo. Pwedeng ito magpayaman sa iyo o magpahirap sa iyo. Ang pagpili ng tamang partner o asawa ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino at di dapat ito idaan sa porma lamang at libog. Ang maayos na partner ay dapat nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pagpapahalaga sa financial future ng pamilya. Ang tamang partner kasi ay dapat may malasakit sa perang kinikita at tumutulong na magbigay ng tamang direksyon sa finances ng pamilya at nag-aambag sa pagpapaunlad ng buhay. Sa kabilang banda, ang maling partner naman ay maaari magdulot ng stress, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa tahanan lalo na pagdating sa pera. Kaya dapat lamang na ang pagpili sa partner ay isang desisyon na dapat paglaanan ng sapat na oras at pagsusuri dahil ito ang nagbibigay daan sa mas matagumpay at mas masayang buhay.
Ang pang-sampu, di pagbabayad ng kontribusyon. Ang pagbabayad ng mga kontribusyon sa Pag-ibig, SSS at PhilHealth ay napakahalaga para sa mga Pilipino sapagkat ito ay nagbibigay ng proteksyon at tulong sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang Pag-ibig ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga nangangarap magkaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng pagpapautang. Ang SSS naman ay nagbibigay ng financial security sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mga benepisyo tulad ng sickness, maternity at retirement benefits. Samantalang ang PhilHealth naman ay nagbibigay ng health coverage at nagpapababa ng mga medical expense para sa mga miyembro nito. Ang pagbabayad ng kontribusyon sa mga ito ay maaaring makatulong sa iyo na mabigyan ng tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng additional financial stability sa bawat isa sa atin. Ang panglabing isa ay mental shopping. Tulad din ito ng impulse buying o instant gratification. Bilang mga tao, nagpapakahirap para kumita ng pera, marami tayong gustong bilhin sa buhay. Kaso nga lang, ang mga Pinoy ay may habit na wala pa naman yung sweldo o yung bonus, ay ubos na kaagad ang pera dahil sa dami ng gustong bilhin. Ito ang urge na bumili ng mga bagay na di naman talaga importante o yung di naman talaga kailangan. Nakakasama ito dahil kapag may bagay na gusto kong bilhin at di nagkasya ang pera mo, ay mapipilitan kang umutang dahil nakatanim na sa isip mo na kailangan mo ang bagay na ito at may reason ka sa utang na ginawa mo. Ito ay maaaring magdulot ng emotional at financial stress na nagpapahina sa kakayahan ng isang tao na magdesisyon ng tama sa kanilang pera. At ito ay nagiging sanhi ng financial instability. Ang panglabing dalawa, pagpapautang sa mga taong alam mong di ka naman babayaran. Kadalasan ay nagpapautang tayo ng pera, dala na rin ng utang na loob at pakikisama. Likas na kasi sa ating mga Pinoy ang tumanaw ng utang na loob, kaso nga lang ay madalas din itong abusuhin dahil na rin sa sumbat na parang di ka naman babayaran. Kapag umutang ka ng pera, dapat may malinaw kayong usapan kung kailan ka babayaran dahil kapag di ka nabayaran ay parang ipinamigay mo lang ang pera mo. Although ang pagiging matulungin sa kapwa ay magandang asal, ngunit kung involved naman dito ay ang perang pinaghirapan mo, then pass ka muna sa pagiging mabait. Ang panglabing tatlo, ang pagkakaroon ng bisyo. Kung may isang bagay na palaging may budget ang mga Pinoy, ito ay para sa kanilang bisyo. Palagi silang may pera pambili ng sigarilyo o panginom. Sa katotohanan, kahit ang isang stick ng sigarilyo ay umabot ng 100 pesos per stick, ay gagawa pa rin yan ng paraan para makabili pa rin. Yung tipong kakasweldo lang nila ay may budget na kagad sila pang inom pero wala silang pera na dapat itabi para sa kanilang emergency fund. Yan ang di ko maintindihan sa ibang Pinoy, na ang reward nila sa sarili ay yung matapos nila magtrabaho ng isang buwan ay yung inom at sigarilyo. At kapag nagkasakit naman, ay pilit naman ang utang sa mga taong nagtitipid at nag-iipon. Hanggang dito na lamang mga kabayan, at dito na nagtatapos ang aking muntin video. Sana po ay may natutunan kayo at asahan ko na magkita-kita tayo muli sa susunod ka pa mga videos. Paalam!